Hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay 19 ng Setyembre, ika-6 na araw ng Misa Nobena sa karangalan ng ating mahal na patron, Santo Padre Pio. Ang barangay na mangunguna sa ating pagdiriwang mula sa Barangay Santa Elena. Masasaksihan po natin ang pagpasok ng kanilang patron sa pangunguna ng kanilang BLC Coordinator, si Ginang Melesia Montalban, kasama ang kanilang Barangay Captain, Proseso Mendoza. Maraming salamat po sa inyo. Nais din nating pasalamatan ang mga nagtaguyod ng banal na misa mula sa Barangay Santa Elena, si Captain Proseso at Ginang Nilda Mendoza, Juanito at Laura Navarrete, Jerwin at Karen Guevara, Bernie at Princess Rojas, Binibining Alice Montablan, Doktora Roland at Joseph Alcantara, Paracio at Nelia Guevara, Mutia Mendoza, Konsehal Roger at Ginang Aresi Guevara, Rodrigo at Angelina Maloles. Gayun din ang mga nagtaguyod mula sa ating pamisahan, sina Hubert Nieva, Maria Judith M. Arga, Dr. Enrique at Leticia Arga at pamilya, Maria Bonacqua, Francis at El Caraos, Irene Mangiat Tan, Denerin at Jack Kasipit, Digis Lu at Carlo Umali, Peter Montinola at pamilya, Louis Cao at pamilya, Ariel Nepomuceno at pamilya, Angelio Nivo Agpao at pamilya, at si Cecil De Quito. Kayo po'y ating inaanyayahang lahat na makiisa sa ating pagnonobena sa karangalan ng ating mahal na patron, Santo Padre Pio. Para po sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga roses sa May Chapel of Reconciliation. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magnonobena kay Santo Padre Pio. Ika-6 na araw na natin ng pagdarasal. Tayo po ay magsiluhod. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. O Diyos ko, ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko, hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo, at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na dahil sa nilapastangan kita, ikaw Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubang kaibig-ibig, ngayon iniibig ko na higit sa lahat ng bagay. Aking kinapupuotan kaya gumagawa ako ng isang matimtim na pagtitika na di muli magkakasala sa iyo. Diyos na kaibig-ibig at lalayon ko na anumang maaaring maging daan na ipagkakasala. Siya nawa. Pambungad na panalangin kay Padre Pio. Mahal namin Padre Pio, sa loob po na 50 taong binata mo po ang mga sugat ng Panginoong Hesukristo. Buong puso mo itong tiniis bilang handog alang-alang sa marami. Taglay-taglay ang korona ng tinik, patuloy ka pa rin nahikiramay, nangangaral at nananalangin para sa amin. Ipamagitan mo po kami sa ating Ama,
sapagkat kayo na rin na nagsabi na kung paano ang kwintas ng perlas ay pinagdurukso ng sinulid, kayo din ang kabutihan ay pinag-uugnay ng pag-ibig, at kung paano nakakawasak-wasak ang kwintas ng perlas kung ang sinulid ay napatid, kayo din ang kabutihan na wawala kung nababawasan ang pag-ibig. Amen. Panalangin sa tulong ni Padre Pio. O Diyos, ibinigay po sa inyong santong si Padre Pio ng Petrosina, isang kapuchinong pari, ang malaking karangalang makibahagi ng katangi-tangi sa pagpapakasakit ng iyong anak. Ipagkaloob mo po sa amin sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio, ang biyayang tunay po naming hinihiling. Ganun pa man, ang tangi po naming hiling ay ang mamuhay ng naayon sa kamatayan ni Jesus at ang marating na maluwalhati ang kanya ring muling pagkabuhay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ika-anim na araw. O Padre Pio, batid po namin ang labis na paghihirap na dinanas ng inyong katawan, bunga na inyong mga tiniis na sakit at karamdaman. Ngunit sa kabila nito'y buong tiyaga pa rin inyong kitinulungan, inaruga at mahimalang pinagaling ang mga may sakit na pinagdurusan tulad ninyo. Pasiglahin nawa kami ng inyong diwa na ang buong tapang na harapin ang anumang pagsubok at dusa sa buhay. Bahaginan po ninyo kami ng inyong lakas na sa gayong matularan namin kayo. Ipanalangin mo po kami, lalo't higit ang mga may sakit, na sa pamamagitan na rin ng mahal na ina ay gumaling ng tuluyan, na sa gayong muli sila makabalik sa pagpapasalamat, pagpupuri at paglilingkod sa Diyos magpakailanman. Siya nawa. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang anak na sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kapag nabalid ko ang isa'y may karamdaman sa pag-iisip, katauhan o kaluluwa, nagmamakawa ako sa Diyos na palayain siya sa kanyang karamdaman. Nakahanda akong akuin ang kanyang karamdaman na sagay siya'y maligtas at hinihiling kong mapakinabangan niyan lubos ang bunga ng aking pagpapakasakit. Panalangin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus ayon sa turo ni Padre Pio. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan, maghanap kayo at kayo ay makakatagpo, kumato kayo at kayo ay pagbubuksan. Narito kaming kumakatok, naghahanap at humihingi ng biyaya. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus. Sa iyo ko lubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, ano man ang hiling nyo sa Ama sa aking pangalan, ay pagkakalob niya sa inyo sa ngalan mo,
Narito kaming humihiling sa Ama ng biyaya. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus. Sa iyo kami lubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi ang salita ko. Pinasigla niyo di mababaling salita. Hinihiling ko ngayon sa iyo ang biyaya. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amin. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amin. Mahal na puso ni Jesus. Sa iyo kami lubos na umaasa. Mahal na puso ni Jesus, ikaw na di maaring hindi magdalang habag sa mga nalulumbay. Kawaan mo kaming mga abang makasalanan at ipagkalaw mo sa amin ang biyayang isinasamo namin sa iyo. Sa pamamagitan ng mimighati at malinis na puso ni Maria, ang magiling mong ina at amin ding ina. Aba po, Santa Maria ang Haring Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin pinapanaw na taong anak ni Eva. Korina, pinagbubuntong hininga namin sa aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay aba, pintakasi ka namin, ilingon mo sa amin ang mga matumong mawain. At saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, pakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang ina ng Diyos, mawain, maalam at matamis na birhen, kami panalangin mo na mapatuloy sa amin ang mga pangako ni Heso Kristo. Amen. San Jose, ama-amahan ni Jesus. Ipanalangin mo kami. San Pedro, patuloyin mo kami sa kaharian ng poong Jesus. Amen. Tayo po ay magsitayo. Panalangin kay San Jose. O San Jose, gayon na lamang ang lakas, bisa at katiyakan ng inyong pagtatanggol sa harapan ng luklukan ng Diyos. Kung kaya sinasaalang-alang namin kayong lagi sa aming mga kahilingan at mithiin. O San Jose, damayan po ninyo kami sa pamamagitan ninyo mabisang pananalangin at hingin po ninyo para sa amin mula sa inyong kamahal-mahalang anak na si Jesucristo ang mga makalangit na biyayang aming isinasamo. O San Jose, wala pong sawang aming pinagninilayan at ninanamnam si Jesus na nahihimbing sa inyong mga bisig. Hindi po namin magawang kayo lapitan habang siya'y namamahinga sa tabi ng iyong puso. Yakapin po niyo sa talikan, alang-alang sa amin, at hingin po ninyo sa huling sandali ng aming buhay, kami may kanyang halikan at yakapin siya nawa. Panalangin sa anghel na tagatanod. Anghel ng Diyos na dahil sa dakilang pagmamahal ng Ama, inilagay kami sa ilalim ng iyong pangangalaga. Sa araw na ito ay liwanagan, ingatan, pangunahan at pantumbayan mo kami na pinagkatiwala sa inyong pagkakandili. Amen. Tayo po ay magsiluhod.
Litanya alang-alang kay Padre Pio. Panginoon. Maawa ka. Kristo. Maawa ka. Panginoon. Maawa ka. Kristo. Pakinggan mo kami. Kristo. Pakapakinggan mo Diyos kami. Diyos Ama aming may kapal. Maawa ka sa amin. Diyos Anak aming tagapagligtas. Maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo aming patnubay. Maawa ka sa amin. Santisima Trinidad iisang Diyos. Maawa ka sa amin. Ngayon po ang ating itutugon, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Santa Maria. Ipanalangin mo kami. Santa Maria ina ng Diyos. Ipanalangin mo Maria, kami. Maria ina ng lahat ng inampong anak ni Padre Pio. Ipanalangin mo kami. Maria, daluyan ng lahat ng biyaya. Ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, sirapi kong ama ni Padre Pio. Ipanalangin mo kami. San Pio na Petrersina. Ipanalangin mo kami. San Pio, tapat na lingkod ng Diyos Ama. Ipanalangin mo kami. San Pio, nagpakasakit na alagad ni Jesus. Ipanalangin mo kami. San Pio, kasangkapan ng Espiritu Santo. Ipanalangin mo kami. San Pio, biktima na makalangit na pag-ibig. Ipanalangin mo kami. San Pio, Pio, matapat na anak ni Maria. Ipanalangin mo kami. San Pio, masigasig na tagapagpalaganap na Santo Rosario. Ipanalangin mo kami. San Pio, masunuring lingkod na simbahan. Ipanalangin mo kami. San Pio, kaibigan ng mga anghel. Ipanalangin mo kami. San Pio, banal na pari ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Pio, pari ni Jesucristo. Ipanalangin mo kami. San Pio, paring nagbata ng mga sugat ni Kristo. Ipanalangin mo kami. San Pio, paring may ibigin yumakap sa krus. Ipanalangin mo kami. San Pio, paring maibigin sa banal na Eucharistia. Ipanalangin mo kami. San Pio, paring martir ng kumpisalan. Ipanalangin mo kami. San Pio, paring daluyan ng habag ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Pio, confessor na managbabalik loob. Ipanalangin mo kami. San Pio, gabay ng mga naliligaw. Ipanalangin mo kami. San Pio, tagapayo sa mga naguguluhan. Ipanalangin mo kami. San Pio, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Pio, imahe ng pag-ibig ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Pio, tagapagtanggol ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. San Pio, tagapagtaguyod ng bukasyon. Ipanalangin mo kami. San Pio, biktima ng makalangit na pag-ibig. Ipanalangin mo kami. San Pio, karamay ng mahihirap. Ipanalangin mo kami. San Pio, mapagpalaya sa mga nagdurusang kaluluwa sa purgatorio. Ipanalangin mo kami. San Pio, kaluwagan ng mga nasa kapighati. Hatian. Ipanalangin mo kami. San Pio, patron ng mga pamilya ng OFW. Ipanalangin mo kami. Brother Alessio, tapat na lingkod ni Padre Pio. Ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos, nakakawala ng makasalanan ng salibutan. Patawarin mo po kami, Panginoon. Kordero ng Diyos, nakakawala ng makasalanan ng sandaigdigan. Pakapakinggan mo po kami, Panginoon. Kordero ng Diyos, nakakawala ng makasalanan ng santinakpan. Maawa ka sa amin. Ipanalangin mo kami, banal na Santong Padre Pio na Petrersina. Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo. O Diyos naming Ama, pinagkalaupon niyo sa amin si Santo Padre Pio na maging tanda na inyong presensya at daluyan na inyong biyaya sa aming kapanahunan. Nawa kaming mga inampun niyang mga anak ay matularan ng mga halimbawa ni Padre Pio at maging matapat na saksi sa misteryo Paskwal ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang pananalangin sa aming kabutihan, itulon mo po na kami rin ang maging kaaliwan ng mga nahihirapan, maging gabay ng mga naliligaw, at matapat na lingkod ng inyong simbahan. Nihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pamamagitan ni Padre Pio. O aming Ama, biniyayaan mo ng lubos ang iyong lingkod na si Padre Pio na mga kaloob ng Espiritu. Itinatak mo po sa kanya ang limang mahal na sugat ni Kristong napako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas sa pagpapakasakit at muling pagkabuhay ng inyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Padre Pio sa kumpisalan ang marami sa kaliligtas ng kanilang kaluluwa. Puspos ng paggalang at matimyas sa debosyon sa pagdiriwang ng banal na misa. Inaayayahan niya maraming kalalakihan at kababaihan na mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eucharistia. Sa pamamagitan ni Padre Pio, lakas loob po kami dumudulog sa inyo na ipagkaloob niyo sa amin ang biyayang ito, ang ating pong intensyon.
Amen. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin pangwakas. Mahal naming Ama, masagana ninyo ang pinagpala niyong lingkod si Padre Pio na Petresina na mga biyaya ng Espiritu Santo. Pinagbata mo ang kanyang katawan na limang sugat ng Panginoong Jesus na napako sa krus bilang makapangyarihan saksi ng kaligtasan dulot ng papapakasakit at kamatayan na inyong anak. Puspos ng biyaya ng karunungan si Padre Pio walang humpay na nagpakumpisan para sa ikaliligtas ng mga kaliduwa, puspos ng pamimitagan, pananalig at pag-ibig sa Santa Misa, inayayahan niya ang marami na lumapit kay Jesus sa banal na sakramento na Eukaristiya. Sa pamamagitan at pananalangin ni Padre Pio, Ama, kami po ay umaasang ipagkakalob niyo ang dinudulog namin sa nobenang ito. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pambungad na awit. Oh,
Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala po ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyo yung lahat. At sumainyo niyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, sa paghanda po natin ng misteryo ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, halina po at humingi po tayo ng lakas at kapatawaran sa Kanya. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan po tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Malalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at tagapamahala ng tanang umiiral. Tungayan mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagalubong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, totoo ang kasabihang ito, ang nagnanais na maging tagapangasiwa sa simbahan ay naghahangad ng mabuting gawain. Kaya kailangang wala siyang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan
at mabuting tagapagturo. Kailangan ding siya'y hindi mahilig sa alak, hindi mapusok, kundi mahinahon at maibigin sa kapayapaan, hindi gahaman sa salapi. Kailangan siya'y mahusay mamahala sa sariling sambahayan, iginagalang at isinusunod ng kanyang mga anak. Paano makapangangasiwa ng maayos sa simbahan ng Diyos ang isang tao kung ang sambahayan lang niya'y hindi kayang pamahalaan? Kailangan siya'y matagal ng nananampalataya. Kung hindi, baka siya'y maging palalo, tuloy mahatulan gaya ng Diablo. Kailangan ding siya'y ginagalang ng mga taong hindi kaanib sa simbahan at nang di siya mapulaan at hindi mahulog sa bitag ng Diablo. Kailangan namang ang mga magiging tagapaglingkod sa simbahan ay marangal, tapat mangusap, hindi sugapa sa alak at hindi sakim. Kailangan sila'y tapat sa pananampalataya na ating ipinahahayag at walang dapat ikahiya. Kailangang subukin muna sila at makitang marapat bago gawing tagapaglingkod. Kailangang ang kanilang mga asawa ay matitino at hindi makapanirang puri kundi mabait at tapat sa lahat ng bagay. Kailangan ding isa lang ang asawa ng isang tagapaglingkod sa simbahan. Maayos siyang mamamahala sa sariling sambahayan at mabuting magpasunod sa kaniyang mga anak. Ang tagapaglingkod na natapat sa tungkulin ay igagalang ng lahat at buong tapang nilang maipahahayag ang pananampalatayang napasa atin dahil sa ating pagkikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh,
lahat ng taong nagtatapat sa Diyos, ako ay kaisa sa aking palasyo. Ay papayagan ko na doon matira. Kung tunay na tapat, ay titulutan ko na maglingkod sila. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, pumunta si Jesus sa isang bayang tinawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaeng balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay at sinabi sa kanya, "Huwag kang tumangis." Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nito. Sinabi niya sa binata, "Bumangon ka." Naupo ito at nagsalita. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan at kumalat sa buong Judea at sa palibot ng lupain ang balitang ito tungkol sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa atin hong minamahal,
na kura paroko rektor ng Dambana at parokya ng Santo Padre Pio, Father Oka Andal. Sa akin hong mga kasamahan pari, sa mga deacons na naririto, sa mga madre, sa mga nanonood ho sa ating Facebook Live, sa atin hong mga deboto na naririto ngayon, at sa mga sumusubaybay po sa atin ngayong hapong ito, magandang hapon ho sa inyong lahat. Habang ako ho ay papunta dito, galing ho ng San Jose, may ibinubulungot, ibinulong ho sa akin ni Santo Padre Pio na sabihin ko sa inyo. Una, tayo ho ay mag-uusap puso sa puso, hindi nguso sa nguso. Kumusta ho ang inyong puso? Sana'y ayos. Ay kumusta ang inyong nguso? Laging ayos na ayos. Kaya naman, ang ikalawa, pinasasabi ni Padre P, ipagdadasal din nyo kaming mga pari, kaming mga madre. Sasama ninyo lagi sa pagdadasal din kay Padre Pio. Tanong ko ho sa inyo, ipinagdadasal ba naman ninyo kaming mga pari? Mahina ho ang inyong sagot. Ay pinagchichismisan ninyo kaming mga pari. Mas malakas ang sagot. Huwag ho kayong mag-alala. The feeling is mutual. Pinag-uusapan din namin kayo. Ang tema ho ng ating pagnunubena kay pong Santo Padre Pio ay enlarge your heart to receive God's mercy, highlighting the message of love and compassion of God that Padre Pio embodied through his life. Tingnan ho natin muna ang pagmamahal at awa ng Diyos. Si Pope Benedict XVI ho, yung kanya hong unang first encyclical letter ay may pamagat na Deus Caritas Est. At si Pope Francis, kanyang libro naman ay The Name of God is Mercy. Kaya kung titingnan natin, ang Diyos ay mapagmahal, ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay maunawain. Kaya't ang Diyos na ito, ang pag-ibig niya ay hindi lamang ho isang salita. Ang pag-ibig na ito ay hindi isang noun, kung hindi isang action verb. Sapagkat ang pag-ibig ay kumikilos sa kasaysayan ng pagliligtas ng tao. Ang daming mga pinadala, mga hari, mga patriarka, mga propeta, hanggang sa dumating ang pagpapadala sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit ang salitang ito ay hindi lamang salita kung hindi din ito ay gawa? Kaya't ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nanatili sa kanya lamang salita. Kaya ang umiibig ay gumagawa. At ang umiibig ay nagbabahagi. Ang umiibig ay nagbibigay. May kasabihan nga ho, you can give without loving, but you cannot love without giving. Kaya napakahalaga ng pag-ibig ng Diyos may ibinigay sa atin. Sa mga binata at dalaga, masaya ka bilang binata, may trabaho ka na, may karir ka na. Sa mga dalaga, ganun din. Pero bakit pag pinagtagpo, nag-aasawa. Kahit mahirap ang buhay, nag-aasawa. Bakit? Sapagkat siya'y bunga
ng pag-ibig niya sa kanyang sarili na ibinabahagi. Kaya ang pag-ibig hindi nananatiling sa sarili lamang, ibinabahagi. Kaya't nung mag-boyfriend at mag-girlfriend, lalong sumaya. Kaya nung mag-asaway, dapat lalo pa rin sumaya. Kaya't laging magkasalo sa iisang plato, dala ng pag-ibig. Pero habang tumatagal, kanya-kanya na ng plato. At worst, habang tumatagal, nagbabatuhan na ng plato. Kaya ang tawag ho day, platonic love. Kaya itong pag-ibig hindi nananatili sa sarili. May ibinibigay. At yan ho ang Eucharistia. Kaya ho sa misa, dalawang table. Isa dito at saka isa doon sa kaliwa. Dito ginaganap ang mga salita. Unang pagbasa. Ikalawang pagbasa. Ang Ebanghelyo. Dito'y naririnig natin ng salita. Doon po ang gawa. Ang Eucharistia, pinaghati-hati ang tinapay. Iniabot sa kanyang mga alagad. Ito ang sinabi. Kaya ang mga sumisimbay hindi lamang nananatili sa pagsimba. Yung pag-ibig na nasa sarili, ibinabahagi. At hindi lamang yung pagmamahal, ganun din ang awa ng ating Panginoon. Noong nakarang linggo, ano ang Ebanghelyo? Sabi ni Pedro, Panginoon, ilang beses mo kami magpapatawad? Pito lamang ba? Ano sabi ni Jesus? Hindi. Hindi lamang pito, hindi 70 ulit. Ibig sabihin ay unlimited ang pagpapatawad. Sapagkat yan ho ang habag at awa ng Diyos. At itong pag-ibig at awa ng Diyos ay nakita ho natin sa buhay ni Santo Padre Pio. Ano ho ang sabi niya? I need to love you more and more, but I do not have any more love in my heart. I have given all my love to you. If you want more, fill my heart with your love and then oblige me to love you more and I will not refuse you. Kung iniisip po natin, sapat na ang ating pag-ibig. Sabi ni Padre Pio, kung dadagdagan mo pa, Panginoon, ang aking pag-ibig, mauobliga ako na gawin ko ito sapagkat ang pag-ibig na ito ay galing sa iyo. Siguro yung natanong din naman ni Padre Pio sa kanyang buhay, yung stigmata sa kanyang mga kamay, yung mga sugat sa kanya. Siguro yung tinatanong din niya, ito ba ay blessing? O baka ito ay sumpa marahil? Bakit? Sapagkat kahit naman ng mga kapatid, mga pare, kahit naman ng simbahan, hindi siya pinaniwalaan. Ganong kasakit para sa kanya ang hindi makapagmisa in public. Ganong kasakit sa kanya ang hindi makapagkumpisal in public. Pero alam ho ninyo, nang dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, yung mga sugat na ito ay tinanggap ko niya bilang blessing. Kaya nga, sabi nga din ho ni Mother Teresa, some people come into our life as a blessings and some people come into our life as a lesson. Tanong ko ho sa inyo mga mag-asawa, ano bang inyong asawa? Blessing o lesson? Kayo na ho ang sasagot. Pero para kay Padre Pio, ang lahat ay blessing. Pinagpatuloy ho niya ang kanyang misyon. Maraming pinagaling. Maraming himala. Katulad ho, pagpunta niyo lagi dito. Katulad palagi ng paghiling ninyo. Katulad ho, ng paglapit ninyo.
katulad doon ng pagdarasal ninyo. Sapagkat ako'y naniniwala na hindi lamang ang pinagdadasal ninyo inyong sarili. Pinagdadasal ninyo mga kamag-anak na may karamdaman. Pinagdadasal ninyo ang komunidad. Ipinagdadasal ninyo ang lahat at yan naman ho ang tama. Kahit sa pagdarasal, hindi lamang me, I and myself. Sapagkat una tigit sa lahat, si Padre Pio, ang inuna niya ay ang ibang tao. Sapagkat may pag-ibig sa kanya, may awa sa kanya, kaya ito rin ang sinasabi sa atin. Tayo ba ay may pag-ibig? Tayo ba ay may awa? Tayo ba ay may habag? At yan ho ang kagandahan sa misa. Alam niyo kung bakit? Hindi lahat ho ng pagsisisi ay nasa huli. Sapagkat sa banal na misa, nasa una ang pagsisisi. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Simulat sa pulpa lamang, tayo'y kanyang pinapatawad na. Kaya ano ho yung biyaya ng Diyos para sa atin? Katulad ho, at sa tulong din ni Padre Pio, ang biyaya ng pagpapatawad. Yung awa. Alam mo ninyo, yun hong mga gumaling, yung mga himala na nangyari sa iba't ibang tao at paglapit kay Santo Padre Pio, ay hindi lamang naman o physical healing, kung hindi yung spiritual healing din. At lahat ho nang gumaling, sila muna ay nangumpisal. Kaya pag ho kayo may healing, mangumpisal muna ho kayo. Padre Oka, si Padre Pio, 10 hours nagpakumpisal. Si Padre Oka, kalahating araw, 12 hours, maraming mga pare. Sapagkat yung awa na tinanggap ng mga tao galing sa Diyos ay ganun din ang awa na ibibigay natin sa ibang tao. At ang humahaplas at ang umihipo kay Padre Pio'y hindi niya bibiguin. Meron nung isang pasintabi ho, ano ho, hindi ko naman sasabihin matandang dalaga, ano, pero may edad na rin naman. Ano, ay, ang dasal niya, ay, wala ho kong pinapatamaan, ano ho, pasensya na. Kung mayroon man, ay, sorry na lamang po. Ay, sabi ni Father, ay, bakit ka ba naiyak? Ay, paano, Father, ay, taon-taon na lamang, ay ako'y nagnunubina kay Padre Pio, na hinihiling ko na mag-asawa kay wala namang nangyayari. Madali yan. Subukan mo uling magdasal kay Padre Pio. Magnubena ka, kumpletuhin mo. O sige na nga, unang araw, wala pa rin nangyayari. Nagnubena kay Padre Pio, ika-apat na araw, wala pa rin nangyayari. Natapos na ho ang nubena, wala pa rin nangyayari. Galit na galit na umuwi sa bahay. Nakita ang imahe ni Santo Padre Pio sa sobrang galit ay ibinato sa bintana. At pagkabato'y minarinig siyang isang malakas na tunog at sabi, "Puk!" Pagsilip niya sa bintana, isang lalaki tinamaan ng imahe ni Padre Pio. Dali-daling bumaba at ang sabi, "Padre Pio, hindi ko kasalanan ng lalaking ito kung ito ay mamatay. Buhayin mo ito. Baka ako'y makulong." Maya-maya, unti-unting mumulat ang mata ng lalaki. Kumurap-kurap. Sabi nung lalaki, magkaharap ang mukha, "Lord, nasa langit na ba ako?" Nagkatanungan ng pangalan. "Ay, ano bang pangalan mo?" "Ay, ako si Philip." "O, ikaw naman, ako si Olive." "Tama-tama, pag nagkaanak tayo ay Pio. And the rest
is history. Gusto pa ninyong makahabol? Doblehin ninyo ang tapon. Padre Pio, huwag ninyong gagawin. Baka bumalik sa inyo. Mga kapatid, hindi ho kayo bibiguin ni Padre Pio. Hindi ho kayo bibiguin ng Diyos. Siguro yung iba'y pabalik-balik na rin dito. At siguro, yung iba sa inyo'y tuwing 23 ng araw ng buwan, ay lagi napunta dito, wag ho kayo mawawala ng pag-asa. Ay kung hindi dininig ng Diyos ang panalangan ninyo ngayong taon ng nobenang ito, sa taon naman may nobena pa uli. Huwag mawawala ng pag-asa. Habang may nobena at piyesta ni Padre Pio, may pag-asa. Kaya nga, dagdag pa ni Padre Pio, anong sabi niya? May pass, O God, that your mercy may present your love, my future providence. Ano yung future providence? And that is our hope. Alam naman nun ninyo, mantarin ni Padre Pio, pray, work, and hope. Pag pinagsama-sama ho natin yan, ay pag-asa, pagtitiwala. Ay bagong-bagong pari, sabi ng Paris Priest, ikaw na maghumiliya muna ha. Total, ikaw na may bagong pari. Sabi ng batang pari, Father, hindi ako pwede. Ayoko'y babag pa lamang pare. Kadami hong nasimba kay Padre Pio. Hindi ako pwede magminsan. Ako'y nahihiya. Sabi, hindi. Ika'y magtiwala lamang kay Padre Pio. Magdasal ka sa kanya. Aral. Abay, may nakitang isang papel. Napakagandang homilya. Yun ang ginamit niya. Ngayon, narinig nung pare, yung kura para ko, kaya nung pagkumain, ang sabi, ikaw naman, sa dinamid namin ang isesermon mo, ay yung pang ginawa kong sermon, no? Ang iyong ginamit. Ay anong isesermon ko mamayang hapon? Anong sabi nung Paris Priest, Father, remember, magtiwala ka rin kay Padre Pio. Kaya lahat na nagtitiwala kay Padre Pio, tayong lahat. Kaya palakpakan ho natin si Padre Pio. Panginoon, sa tulong ho ni Padre Pio, turuan mo kaming magkaroon ng mapagmahal at maawaing puso. Magsitayo po ang lahat. Buong kataimtiman tayong tumulog sa akin, sa ating amang mapagkalinga, kalakip ang kababaang loob. Ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailang biya at pagpapala ng ating sambayan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na namumuno rito, ang banal na papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatda ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang naghahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at siyaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan
ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, linggin mo kami. Amang maawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ang iyong habag nawa. Ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo sa pamagitan ng Jesucristong Panginoon, nag-aharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kaprihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong tinggin ang aming mga pithaya at paulakan mo ang paghahain aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin na iyong nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng anak na minamahal. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, ang araw mo, na punong langit at lupa, na kalagahan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala. Sa ngalan ng Panginoon, o
kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong espiritu, ganyan pong palalamakalob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubus para sa inyo para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, kinagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit niyalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung winarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawa at tugod ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal papuri sa ito sa makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin gawitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo.
Hinihiling po namin kamayadiya sa lahat ng masama, pagkalobal po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumayin niya. At sumayin niyo rin. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. O minamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos ng Kristong muling nabuhay. Sinag-aalay sa makasalanan sa libutan, mapalad po tayong lahat na mga inaniyahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord.
Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kaloob nawa ay pagharian ng aming tinanggap na pagkikinabang upang huwag ang diwa namin ng umiral o hindi bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol China, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Manatili po tayong nakatayo habang inaawit ang dalit kay Santo Padre Pio. Thank you.
Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bukas, 20 ng Setyembre, ang 7th araw ng ating Misa Nobena sa karangalan ng Mahal na Patrong Santo Padre Pio, tayo po'y pangungunahan ng mga taga-barangay San Isidro Sur at San Isidro Norte, Bocana at Gitna. Ang banal na misa naman ay pangungunahan ng ating Arsobispo Emerito ng Arsidiosesis ng Lipa, ang Lubhang Kagalangarang Ramon C. Argelies. Kayo pong lahat ay inaanyayahan, alas 4:30 ang nobena, alas 5 ng hapon ang misa. At sa darating na Sabado, 23 ng Setyembre, ang dakilang kapistahan ni Santo Padre Pio, ang mga oras po ng misa, alas 6 ng umaga, ito po ay healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis at pagpaparangal sa mga relikya ni Santo Padre Pio. Susundan ito ng misa konselebrada sa alas 9 ng umaga, pangungunahan tayo ng Cardinal na Obispo ng India, si Cardinal Anthony Pula. Susundan po ito ng misa ng alas 12 ng tanghali at alas 2 ng hapon. At sa alas 4 ng hapon, ang isa pang healing mass at healing liturgy na may pagagawad ng langis. Susundan po iyon ng prosesyon sa loob ng pambansang Dambana at ng ating fireworks. Kayo po, ang inyong mga kasamahan at ang ating mga may sakit ay ating inaanyayahan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa ngalan po ng mga kapatid na pari na naglilingkod dito sa Pambansang Dambana, kasama ng ating PPC, ng ating PFC, at Shrine Ministry and Confraternity of St. Padre Pio, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong pagsama at pagsubaybay sa ating misa o nobenaryo para sa paghahanda sa kapistahan ni Padre Pio. Marami pong salamat sa ating araw-araw na tagapaglingkod sa altar, ang ating ILM, ang ating EO, altar servers, LECOM collectors, liturgical environment, ang ating mga religious sisters, palakpakan po natin sila. Maraming salamat po sa inyo. We also would like to thank our guest choir this evening, ang napakaganda pong umawit, ang Coro Josefino mula po sa San Jose, Batangas. Maraming salamat po. Salamat din po sa ating barangay liturgical coordinators na patuloy na sumusuporta sa atin. Ganun din po sa ating mga ministry heads and heads ng different organizations and NSPP staff. Maraming salamat din po sa barangay sponsor natin ngayong gabing ito, ang Barangay Santa Elena sa pangunguna ng kanilang BLC Coordinator, Mrs. Milesia Montalban, at ang kanilang kapitan at kasama ang kanilang Barangay Council, Barangay Captain Proseso Mendoza. Maraming pong salamat sa inyo, kapitan, at ang inyong mga kasamahan. Ganon din po sa ating donors and sponsors mula sa iba't ibang lugar, sa mga naghandog ng mga intensyon sa ating banal na misa, at siyempre sa presensya araw-araw ng ating Hermana Mayor at ang kanyang pamilya, Engineer Merly Sanchez and family, maraming pong salamat. Special gratitude po sa ating mga kasamang pari at mga relihiyoso ngayong gabing ito. Kasama po natin ang Pious Association of the Missionary of Immaculate Heart of Mary, headed by Father J.B. Lusong from Montalban, Rizal. Maraming pong salamat. Salamat din po sa mga kapatid na pari mula sa Arsidiosesis ng Lipa. Kasama ko po at natutuwa po ako sa suporta na ipakita ng aking life group, ang mga pari po na nakikinig sa aking mga hinaing sa buhay, ang mga pari, bukod sa aking mga kapatid na pari, mga kasama ko po sa life group na nakakarinig ng aking mga anxiety and stress sa buhay bilang pari, at handang umagapay at tumulong sa akin. Ang life group po
namin. Pwede pong makikita yo. Father Clarence, Father Manny, Father Joden, Father Roy, Father Eugene, Father Russell, Father Toter, Father Kini, Father Junjun. Sila po ang directling umaagapay sa akin sa tuwing ako ay masaya sa pagkapari at sa tuwing ako ay nangangailangan ng kaagapay sa pagkapari kasama ng mga kapatid na pari mula sa Arcidiocese. Nagagalak po tayo sa patuloy na suporta ni Father Tom, Father Bimbo, at ganun din po mga kapatid na pari pa mula sa iba sa Archdiocese. Kasama po natin ang director ng social communication sa Archdiocese, ang nag-e-ere ng ating Misa tuwing 7 a.m., ang director po ng Radyo Totoo 95.9, Father Ilde Dimaano. Marami pong salamat. Asahan daw po ninyo ang mas mapinalakas pa na evangelization radio ng Archdiocese, pinalakas pa din na Radyo Totoo sa mga susunod na araw, mga susunod na buwan at mga susunod na taon. Nagagalak din po tayo sa suporta ng ating mga pari mula sa Marinduque, Father Nick and Father James, at ang suporta ng mga paring religious, ang Oblates of St. Joseph na kasama natin ngayon. Sa katabi ko pong pari na rector and parish priest ng St. James Parish Shrine, Father Allen Cartagena, marami pong salamat. Natutuwa po tayo kasi may kasama tayong imported na pari na narito ngayon, Oblates of St. Joseph mula po sa Australia, Father Joel, marami pong salamat, Villanueva. Ganon din po ang parish priest ng Most Holy Rosary Parish, Padre Garcia Batangas, Father Arnold Rosal, marami pong salamat. Father Raul Martinez, nadidin din po, nakita ko po ang Archdiocesan Rector ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Kaysasay, ang ina po ng Archdiocese na sa napakatagal na panahon ay marami na rin deboto. Father Raul, marami pong salamat. Salamat po. Pagkukuya po ay pupunta ng Taal, wag na wag niyong makakalimutan na pumasyal sa Our Lady of Kaysasay, doon po sa baba ng Taal Basilica. Marami pong deboto dyan. Baka po meron akong nakalimutan, di ko na makita dito. Father Eloy, Father Dondon, Father Clarence, sino pa? Father Junjun. Father Tonyo, si classmate Tonyo, classmate ko po sa San Bede Graduate School of Law, na ngayon ay parish priest ng Our Lady of Our Lady of Peace and Good Voyage, dyan po sa Wawa, Nasugbu, Batangas. Father Tonyo, umali, maraming pong salamat. Inimbitahan ko siya kahapon, sabi ko, pumasyal ka naman dito. At siyempre, hindi tayo pwedeng tapusin ang pasasalamat nang hindi tayo nakakapagpasalamat sa nanguna, sa pagdiriwang, at nagbigay ng napakasayang homilya ngayong gabing ito sa ika-anim na araw na pagdiriwang natin ng Misa in honor of St. Padre Pio. Ang rector po ng Archdiocesan Shrine and Parish of St. Joseph, the Patriarch San Jose Batangas, Reverend Father Servando Vandy Santales, OSJ. Maraming pong salamat. Sa ika-anim na araw ng ating pagninilay, napakaganda ng kanyang iniwang hamon sa atin. Palakihin natin ang ating mga puso sa pamamagitan ng pagmamahal. At sinabi niya na pwede tayong magbigay na hindi nagmamahal, pero hindi pwede tayong magmahal nang hindi tayo nagbibigay. Magbigay tayo ng panahon sa Panginoon, magbigay tayo ng panahon sa ating mga mahal sa buhay at sa ating kapwa, at magbigay tayo ng panahon
sa pagmamalasakit at pagbibigay ng ating panahon sa mga taong nangangailangan ng awa at habag upang tayo'y lumaki ang puso para sa Diyos. Magandang gabi po at maraming salamat. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Maraming salamat din po, Father Oka, at sa lahat po na nakisa ng ating banal na pagdiriwang. Sa aking mga kasampari, maraming salamat. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. O Panginoon Diyos, ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumulog at magdasal gamit na mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po yung mga mahal sa buhay at buong pamilya. Ingatan, gabayan ng ating mapagmahal ni Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Umayo tayo upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.